Welcome back to my YouTube channel. For this video, ika-cover natin itong King of Sungai Race. Medyo late upload nga lang ito mga Pajakeros. Pasensya na at hindi tayo nakapag-upload lately dahil busy rin tayo sa ibang bagay. Anyway, in this race, madaming sumaling pros at amateurs at makikita nyo dito ang bakbakan ng Team 7-Eleven at Excellent Noodles. Subalit dito yung team namin, ang Sharp Racing Team. Nga pala, kung bago ka lang sa channel ko, gumagawa tayo ng cycling videos such as long rides, tips, reviews, and racing coverage kagaya nito. Nag-upload din tayo ng mga travel or adventure vlogs paminsan-minsan. Kung interested kayo, please consider subscribing and hit the bell button below para updated ka. Every time may bago tayong upload. Thanks sa support mga Pajakeros! Yan mga Pajakeros, yung team Sharp ay going na sa Sungai to attend the King of Sungai race. At this point, nasa Santa Rosa Road na kami going to Tagaytay. Actually, wala pala ako dito sa ride na to. Ang naghahawak ng camera nito ay si Alan. Unfortunately, gusto ko sanang sumama, magsusupport sa team na nakamotor. Pero may biglang lakad kami sa bahay kaya hindi ako nakasama. Anyway, yan yung boss namin, si Boyet Colipardo. Naka-gravel bike. Nang riding lang yan sila mga Pajakeros from Muntinlupa going to Talisay. So, dyan pagkatapos ng ahon na to sa tuktok yan, re-regroup yan, hihintayin yung iba. Tapos, lusong na kami going to, or lusong na sila pala going to doon sa panan ng Sungai Road. Yan mga Pajakeros, nandito na tayo sa may starting point ng karera. So, mapapansin nyo, as mentioned kanina, ang daming teams na sumasali dito and notable dito, syempre, yung Sharp Racing Team. Syempre, team natin yon, iaangat natin yon, di ba? Pero sa totoo lang mga Pajakeros, yung pinaka-notable dito is yung 7-Eleven at saka yung Excellent Noodles Team. So, ito yung mga pro team natin from Ronda, Pilipinas, di ba? Na sumasali. And ang kagandahan dito is sinasama sa isang grupo yung amateur at saka pro. Yan, meron din tayong mga women's category. Yan yung nadaanan ng nilaalan. Women's category yan, pero hindi natin siya mabibidyohan ng buo kasi nag-focus tayo doon sa men's. Ayan, si Kate Yasmin ng Team Navy. Napakalakas ni Kate. Alam ko nag-second si Kate dito. Ayun yung boss namin, no, si Boyet Colipardo, nasabay. Nasabay sa women's category. Shoutout sa iyo, boss! Shoutout din pala kay RGH TV yung nag-drive ng motor na to. Nakisabay lang si Alan using yung motor ni RGH TV. At the same time, nag-video na rin siya. Dalawang camera yung hawak niya dito, yung camera ni RGH TV at saka yung camera ko. Shoutout sa iyo, tol. Shoutout kayo, Alan. Salamat sa pag-video nito. Ayan, nandito na tayo sa men's category. Ito yung dulo ng race. Ayan mga Pajakeros, pasensya na kayo at magbo-voice over tayo for the whole race kasi hindi masyadong malinaw yung audio ng GoPro natin. Tsaka hindi rin masyadong nagsasalita si Alan kasi focus siya syempre sa pagbibideo. Ayan, nandiyan yung Sharp Racing Team natin, yung mga bata. Nakikipagsabayan sila sa mga pro guys, tignan nyo naman, nakikipagbakbakan. Yan yung Excellent Noodles. Ano yung naka-green, hindi ko kilala. 7-Eleven. Pasensya na yung ibang team na hindi natin kilala kasi yung mga kilala lang natin, yung mga sikat. Yung mga sikat na team at saka lagi natin nakikita dito sa Golden or yun nga, yung mga nag-participate sa Ronda Pilipinas at yung mga dati-dati pang mga team talaga like yung 7-Eleven, Navy, yan yung mga kilala natin. And as you can see, yung nasa unahan ng race, mga 7-Eleven tsaka Noodles, mga Pajakeros. Ayan, bumanat dito. Sino to? Si John Paul. John Paul Morales, bumanat. Bumanat dito si Idol. Ito yung ano, bago mag-unang siko. Ayan, no? Binanatan niya, mga Pajakeros. Matutuloy-tuloy niya kaya ito? Abangan natin. Ang kasunod nito, ang alam kong humahabol nito ay taga 7-Eleven, eh. Tignan natin mamaya.
Alan, i-panning mo naman yung camera sa likod para makita natin kung sino yung humabol. Ayan. Ayan, sino yan? Si... Pag-araata yan, mga Pajakeros. Di ko masyadong namumukaan eh. Ito naman si Joshua Pascual, ang alam ko. Nalilito pa ako kay Joshua Pascual at saka kay Joshua Bonifacio. Pero alam ko si Joshua Pascual to, medyo payat eh. Pakalakas nila mga idol. Tingnan nyo, pinatag nila yung sungay. Habang nung ako, umahon ako dyan. Ako, Lord, parang siguro 5kph lang yung takbo ko. Pero sila, grabe ang tuloy, no? Tignan mo naman yung arangkada ng tatlong to, oh. Oh, dalawang 7-Eleven, dalawang excellent noodles versus one 7-Eleven. Tignan natin kung sino yung mananalo. Actually, mga Pajakros, meron tayong QM doon sa may, pagkatapos itong first set ng ahon, doon sa may view deck. Bago mag-view deck, meron doon QM, mga Pajakros. So, tignan natin kung sino yung unang makatawid doon sa linya, siya na yung QM. Kung titignan mo, parang patag yan, di ba? Pero kung pupuntahan man, papadyakan mo yan, makunat yan, mga idol. Kung gusto niyo makita yung gradient yan, puntahan niyo yung vlog ko, yung Sungai Climb doon. Puntahan niyo yung video ko, mga Pajakros. Meron tayong full video dito sa sungay na mayroon tayong gradient. Makikita niyo kung gaano katarik yung mga segment dito. Yan na, ang tulin pa rin, oh. Grabe, ang haba na ng dala ni John Paul. Kayang-kaya niya kaya itong dalhin hanggang sa tok-tok, mga Pajakeros, abangan! O, bumanat si Pascual! Bumanat si Joshua dito. Sinundan siya ni... Sino nga pangalan nito? Alexis Pagaraba? Nakalimutan ko na eh. I-correct nyo lang ako, mga idol, ha, dun sa comment section kung mali yung mga names na binabanggit ko. Yun, naiwan na po si John Paul Morales. Siguro natamaan kasi... ang haba-haba din ng dala niya at saka sa matarik pa na portion siya tumira. Kaya siguro natamaan si idol John Paul Morales doon. Alright, focus tayo dito sa dalawang rider. Joshua Pascual versus Alexis Pagara. Oo, si Alexis Pagara nga yan. Yan yung isa sa mga malakas na climber ng 7-Eleven. Yan, oh, grabe. Napakatarik ng portion na yan. Pero di, after nyan, medyo recovery, patag na yan, mga idol. So, malamang sa malamang, may makakahabol dyan, makaka-recover. Depende, kasi minsan tinutulinan din yan ng mga nasaunahan kahit na recovery. Walang recover dito. Ayan na po, kumawala na po si Alexis Pagara. Wala na, pero sinusundan pa rin siya ni Joshua Pascual. Grabe, ang lakas din umahon ito ni Joshua Pascual. Yung sa Ronda Pilipinas, noong nakaraan, alam ko, ito sila yung si Joshua Pascual at si Joshua Bonifacio. Sila yung naghabol kay Ronald Lumutos noon eh. Kaso hindi lang nila nahabol kasi sumemplang daw sila, mga Pajakeros. Siyempre, hindi naman natin alam at wala tayo doon sa mismong karera. Pero nakuwento lang sa atin, isa sa mga tropa natin. Ayan na po, si Alexis Pagara. Medyo umagwat na po siya dito. Umagwat na po. Hindi na po nakasunod si Joshua Pascual. Ay, nawala na. Ayan, nako, tinira. Wala na guys. Oh, bumagal na po si Joshua dito. Siguro na tinamaan na rin talaga. Sino yung kasunod? Pang third, si 7-Eleven din to. Sino to? Si Macmac Galedo ata. Oh. Si Macmac yung sipa. Ayan, si Macmac nga. Sino tong kasunod? 7-Eleven ulit. Si, sino yun? Yung excellent na yun. Hindi ba yun si, ano? Si Tugawin? Tugawin na ata yun. Hindi ko lang sure, ha? Oh, napakatarik nito. Ayan, medyo recover tong portion na to. Ang pagkakaalala ko, yan, recovery yan. Hindi yan masyadong matarik dyan. Nako, ang halayo na nga talaga. Ang layo na nila agad, oh. Malayong agwat ng third saka second place. Ayan na yung second place, si Joshua Pascual. Alam ko si Pascual yan, eh. Ayan, oh, si Pascual yan. Ayan. Medyo iba kasi yung build ni Bonifacio eh, kaysa ka Pascual. Alam ko si Bonifacio yung sprinter, pero malakas din sa ahon, mga idol. Ayun na si, ano, Alexis Pagara, yung Team 7, ang layo-layo ng gap niya. Ang layo ng gap niya, mga idol. Wala na, hindi na yata mahabol. Kasi alam ko, pagkatapos nitong segment na to, pag may dalawang, tatlong siko ata na sunod-sunod dyan, tapos yun na, KOM na, mga idol. So parang mukhang siya na yung kukuha ng KOM. Again, mga idol, kung gusto nyo malaman kung gaano katarik ito sa sungay, puntaan nyo yung vlog ko, yung Sungai Climb, Full Climb. Tapos mayroon din tayong recently na in-upload, yung Sungai Climb Revenge. Yan na, dito huminto sila RGHTV at si Alan sa KOM, yung sa may linya ng KOM, para hantayin nila kung sino yung mga unang tatawid. Ayan, yun yung mga KOM guys. Sila yung KOM, hindi yan sila kasali. Mga nag-ride lang yan sila. Ayan, no, si Alexis Pagara, KOM. Hindi na yun mahahabol. Siguro siya na rin yung mananalo. Abangan natin kasi sa second, yan, after nitong view deck na to, yung part na yan,
medyo mahaba-haba din pa yung ahon. Tsaka yun yung sinasabi nilang lima or anim ba yung nasiko na sunod-sunod na napakatarik. Yan po si Joshua Pascual. Ayun na sumalayo ang agwat nitong third place. So far, sino to? Si Macmac Caledo, isang excellent tsaka isang dalawang 7-11 tsaka isang excellent yung nagkakasabay. Oh, sino yun? Hindi ko kilala pero idol daw na RGH TV yun, guys. Excellent! Sino yun? Si Kamingaw ata yun, guys. Hindi ko masyado namumukaan eh. Pero malamang Kamingaw yun. Ang anak siguro ni Kamingaw. Birina ba yun? Uy, may Team Sharp! Si Carlos Serrano. Oh, pasok sa top 10 mga idol. Napakalakas ng batang yan. Considering na yung mga kalaban niya is mga pro, di ba? Tsaka mga amateurs na bike is life. Uy, si Ryan Tugawin. So, hindi pala si Tugawin yun, guys, yung nakasunod kanina, yung kasama yung dalawang 7-11. Hindi ko kilala kung sino yun eh. Hindi ko namukhaan. Dalawang excellent. Uy, Sharp. Si Chan Chan. Baka si Chan Chan nata yun ah. O si Ralph. Hindi ko namukhaan. Pare-pare. Ay, ito si Chan Chan. So, yung nasa una, baka si Ralph yun. Ito si John Paul Morales, guys. Medyo napag-iwanan na talaga siya dito. Mukha nag-riding na lang siya, no? Inayaan niya siguro yung mga teammates niya nasa harapan. Uy, si Landers Zone Libres ng D-Reyna. Si Mervin Corpus. Ang balita ko ay pamangkin siya ni Santi Barnachea, ang team captain ng Excellent Noodles din. Go RGH TV! Habol, habol! Yan, nagkasabay na dito si Landers at si John Paul. Si Landers, guys, malakas din na rider yan. Layo-layo na agot nila, no? Pero sa portion na to, guys, ito yung sinasabi kong recovery. Yan, yan, lusong na yan. Medyo mahabang maglusong. Tapos may arco dyan. After ng arco, tuloy-tuloy na ahon na yan, guys. Hanggang doon sa madadaanan mo yung siko na sunod-sunod. Doon sa may White House, doon yung pinakamatarik. Yan yung portion na nilakad ko. Nung first ahon ko dito. Hindi na ako nakasampa ng bike. Hindi na talaga kaya. Ayan po yung grupo na kung saan nakasama yung team natin, ang Sharp Racing Team, if I'm not mistaken. Ayan, nandito nga sila. No? Sharp, sino yung isa? Si Ralph nga yung isa. Si Ralph, tsaka si Carlo, si Chan Chan. Si Chan Chan pala yun, guys. Sino to? Si Joshua Bonifacio pala yun, yung isang excellent. Hindi yan yung lead group, guys. Meron pang isa, alam ko, si Alexis Pagara na sa unahan. Wala na, oh. Grind, grind na, oh. Pareken. Yan, si Carlos Serrano ng Sharp. Yan, siya po yung, sa Sharp Racing Team, siya po yung nangunguna. Napakalakas talaga ng batang to. Nakangiti pa, no? Kung ako dyan, nakangiwi ako dyan, guys, pag ako umahon dyan. Ayan, si Arthur ng D-Reyna. Ayan, malakas din na climber yan. Pero ang alam ko, ano siya, Anderson Developmental Team. Pero baka next year, no, magpo-pro na yan, di natin alam. Ayan, ito yung start first siko yan. Yan yung unang siko. Medyo matarik yan. Ang challenge pa dito is maraming sasakyan. Kasi syempre hindi binlock yung kalsada para sa karera. So open siya, open. Oh, nag-counterflow dito yung mga cameraman natin. Ingat, ingat. Napakasikip pa ng daan. Napakatarik pa. Kaya talagang hirap na hirap ka. Tsaka medyo mainit na rin sa parting to kasi yun nga, hindi na masyadong na-cover ng puno yung kalsada. Kaya extra challenge din, no, para sa mga nagbabike. Yan na yung pangatlong siko. Alam ko hindi naman ito yung pinakamatarik ata. Yun ba yun? Alam ko hindi eh. Hindi yung pinakamatarik na portion na siko. Yung pang-apat or pang-lima ata. Tignan natin. Oh, hindi na nakaahon yung motor. Nahihirapan yung motor, guys. Oh, motor yan, nahihirapan. Paano pa kayo yung mga nagbibisikleta, no? Oh, ang layo na ng ano, ha? Ang layo na nung dalawang nasa unahan. Ang alam ko kasi, first pa rin si Alexis Pagara.
Saka second pa din yan si Joshua Pascual. Hindi ko lang alam kung naabutan ni Pascual si Pagara, no? Pero malabo kasi guys, kasi kayo yan, di ba, ang layo ng agwat nila. Unless na lang nagkaroon ng technical problem si Pagara, or yun, kung nalaspag siya, di ba, naubusan siya ng gasolina. Oh, ano ba yan? Ano nang ginawa nyo, guys? Ba't nandiyan kayo sa gitna? Ayan, iyan yung sinasabi kong pinakamatalik na portion, yung sa may White House. Ano ba nangyari sa dalawang to? Oh. Abuelo, abuelo. Ayan, yan yung matalik na portion. Siguro natakot sila, kaya hindi sila dumiretso, no? Kasi may mga sasakyan din silang kasabay, eh. Stop kayo dyan. Panoorin nyo yung ano, mga nagbabike. Abangan nyo yung baka hinabol nila yung nasa unahan, yung nasa lead group. Okay lang, okay lang. Wala naman tayo dyan para mag-demand eh. Pasalamat pa nga tayo at binidyohan niya ni Alan. Thank you, Alan. Thank you, RGHTV. Shout out. Subscribe din kayo kay RGHTV, guys. Parang maraming subscriber, no? Hindi, baguhan lang naman kasi ako sa vlog. Si RGHTV din, alam ko nagkakasimula lang din. So, halos kasabay lang kami. So, subscribe nyo rin yung channel niya, guys. Lagi rin siya nagka-cover ng mga local races dito sa nearby Metro Manila. Yan, yan yun. Last na yun. Last na siko na yun. Tapos, hindi. Meron pa palang isa dyan. Yung isang surprise siko dyan. Medyo matarik din yan. Nasa 20% din. 21% din yung gradient. Ayun na yung tatlong... Ay, hindi. Ito na yung grupo ni Makmak Galido ata. Ay, hindi. Hindi pala yan. Hindi pa yan yung grupo ni Makmak. So, ibig sabihin, malayo na talaga sila Makmak. Baka nag-finish na nga siguro sila, di ba? Kasi alam ko ito yung group na kasunod ni Makmak Galido eh. Hindi. Kasunod ng mga excellent pala. Excellent. Tapos may kasamang isang 7-11 dalawa na may kasamang isang excellent. O yun yung 7-11 na yon, na isang 7-11 na abutan na. De, akala nila second sigla. Alam ko si Makmak nasa third place siya so far eh. Ito si Makmak to. Ayan na si Makmak pala. Naka-big ring, no? Parang naka-big ring si Makmak. Sabagay, hindi na masyadong matarik dyan sa portion na yan. Pero malamang kahit naman siguro doon sa matarik, kaya ibig rin ni Makmak yun. Ang layo na talaga, no? Ang layo na ng gap. Oh, sabi ko sa inyo, di ba may nauna pa? Sabi ko, hindi kayo naniniwala eh. Layo na guys, hindi na yan maabutan. Alam ko, malapit na sa finish line yan. Ayun na si Joshua Pascual. So ganoon pa rin, no? Walang nagbago sa top 3 natin. Una, first pa din si Pagara. Second itong si Joshua Pascual. Tapos third pa rin si Makmak Galedo. Yan, medyo malayo yung agwat nila. Hindi na yan mababago guys. Kung ano yung ranking na yan, yan na rin yun. Kasi alam ko yung finish line niya. I think ito na nga yan na. Yan na yung finish line. So hindi na natin nakita kung yung pagtawid ni Alexis Pagara at saka ni... Tapos yan, si Joshua Pascual. Second. So, kuha na lang natin yung top 5 siguro, no? O yung top 10 siguro. So first Pagara, second Pascual. Number 3, third place, Makmak Galedo ng 7-11. Ano to? Hindi ko nakilala yung iba guys, so kayo na lang bahalang kumilala sa kanila, no? Basta yan yung pagkakasunod-sunod. Fourth, si Kamingaw. Si Ash Kamingaw ba yon? Fifth, sino yan? Bonifacio ba yon? Ah, si Bukat. January Bukat daw. Six, 7-11. Green Planet. Ilan na yon? Ilan na yon? Pito. Pang lima? Ilan na yan ito, pang ilan to, si Arthur ng De Reina. Ryan Tugawin. Ito yung number 9. Tugawin. O
Una, wala na ako sa bilang, guys. Kayo na bahala magbilang. 11-11. Si Carlos Serrano ng Sharp Racing Team. Ang ilan kaya yan? Top 10? Top 10? Top 11? Napakalayo, no? Ground talaga pag-ahon. Hindi katulad ng mga katag na sprint, bunch sprint. Ito talaga, ano lang, isa-isa yung dating. Ito naman yung isang Kamingaw. Chomar Kamingaw. Pasensya na mga idol. Alexis ako ng Alexis kanina. Pero yung nanalo natin sa Open Pro is si Nicole Pariha ng Team 7-Eleven. Followed by Joshua Pascual, second place. And third place is Mac Galedo. Sa Under 23 naman mga Padyakeros, ang nanalo ay si Ash Kamingaw. Followed by Alexis Pagara. And then third is si Neljed Galindis ng Green Planet. Dito ko natataposin yung vlog na to. Hopefully nag-enjoy kayo at mag-comment kayo kung ano pa yung dapat nating improve sa vlog. Okay ba yung voice over ko? Hindi ba kayo naiinis sa boses ko? Ayos ba yung sequence ng coverage natin? Hit me na sa comments mga idol. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please consider subscribing. And don't forget to click the bell button below para updated ka every time na may bago tayong upload. Thank you for support, Padyakeros, and see you in our next vlog. Carlos, ayun, kita niya yan, last yan.